Makikita sa kuha ng CCTV sa Iloilo City ang pagdaan ng isang van kaninang umaga. Kasunod nito, ang dalawang nakamotorsiklo, yung angkas, biglang niratrat ng bala ang van sa katumakas. Dead on arrival sa ospital ang driver ng puting van na nakilalang si Ronald Alag, isang retiradong pulis. Nabibisita lang daw sana noon sa kanyang mga kapatid. Patuloy ang investigasyon sa krimen at ang pagtukoy sa mga pumatay kay Alag na ayon sa Police Regional Office 6 ay nasa narco list ni Pangulong Duterte dahil protektor umano ng Odicta Drug Group. Mga nakamotorsiklo rin ang nanambang sa isa namang aktibong opisyal ng PNP na si Police Superintendent Michael John Deloso. Nagmamanehero noon ng van si Deloso, Deputy Chief ng Police Strategy Management Unit ng Police Regional Office 10 ng pagbabarilin sa Luna Street sa Cotabato City mag-aalas 10 kaninang umaga. Likay na ito makita ang picture, no, kay magdepende lagi na sa analysis sa atong mga investigador. Pero sa ako lang nakita ka kanina, giyatangan siya. Kay tungod, exit man ang makita nato dili nang sa kanto. Nasa 25 empty shells ang na-recover sa crime scene. Critical ngayon sa ospital si Superintendent Deloso. Patuloy ang investigasyon ng Cagayan de Oro City Police sa insidente. Napag-alamang kababalik lang ni Superintendent Deloso sa serbisyo nitong 2018 matapos iapil ang pagkakadismiss sa kanya noong 2017 dahil sa kasong extortion, asuntong kalaunay na basura rin. Sa Malabon, Barangay Kagawad naman ang itinumba malapit sa kanyang bahay sa Barangay Katmon pasado alas 8 ng umaga kanina. Ayon sa ilang saksi, kaswal lang na naglalakad ang salarin matapos pagbabarilin si Rodrigo Tambo na masigasig daw noon na sumama sa mga police operation kabilang ang Opland Tukhang. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi.